Matiyagang naghintay sa opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board si Mang Arsenio para sa taripa ng kanyang jeepney unit sa Alabang. Kahit patingin niya ay hindi siya makikinabang sa piso na taas pasahe bilang operator, isinasaalang-alang na lang niya ang pagpila para sa kanyang tsuper. Kung meron siyang konsiderasyon, gusto niya magbigay ng additional, nasa sa kanya. Hindi ko obligay, nakakaawa. Kawawa siya. Kahit solong nagtataguyod ng pamilya, mananatili sa 500 piso ang boundary fee ng tsuper ni Mang Arsenio. Pero sa ilang tsuper ng rutang North EDSA Quezon City Hall, pinangangambahan nila ang dagdag sa boundary. Kaya kahit hindi pa nakakukuha ang operator ng bagong taripa, mas pabor pa sa kanilang maningil na lang ng 11 pesos na minimum fare. Parang pantay lang kasi kung kukunin namin yung dagdag na piso, doon na lang kami titirahin na operator namin ng dagdag boundary. 100, yung iba 150, ganun. Eh sa akin, 400 ang boundary. Eh kung dagdagan pa niya ako ng 100, din 500 na. Eh wala nga akong may iuwi. Kaya tising ko na lang na hindi ako magdagdag. Eh matuwa pa sa akin pasahero. Higit isang linggo mula nang ipatupad ang taas pasahe, nasa 26% pa lang ang nakapag-apply para sa bagong fare guide o higit 55,000 units sa 230,000 units base sa datos ng LTFRB. Out of the 55,000, ang meron po tayong makapag-claim ay 41,000. Marami sila sinasabi, yung iba kasi hindi pa sila nakapag-renew. Yung iba naman, nag-take out yung isang araw para dun sa pag-apply. Although pwede naman silang magpa-authorize. Sa rutang Marikina-Montalban, karamihan sa mga tsuper ay wala pa rin taripa kaya hindi pa rin sila makasingil ng taas pasahe. Ibinabalik naman ng ilang tsuper sa San Juan ang sobrang pamasahe ng ilang pasahero at 11 pesos pa rin ang minimum fare. Pag may nagbayad po sa amin ng 12 pesos, sinusoli po namin yung piso. Kasi sabi ng nanunood ako ng balita, pag wala kang taripa, hindi ka pwedeng maningil ng minimum 12. Ayon sa grupong Piston, nasa 60% pa ng operator sa NCR ang hindi pa rin nakakukuha ng taripa. Sa LTFRB NCR, pwede na rin kumuha ng taripa online pero may mga hirap pa rin umanong sundan ang proseso. Mahirap lang mag-transact sa LTFRB sa ilalim ng online. Ang mga operator natin, siguro bibihira din yung marunong mag-online. Kaya nakadepende lang kaasa doon sa mga tagalakaw ng papeles. So pag nakadepende doon, kung minsan yung naglalakad, nahirapan din. Bagamat nagpahayag na ang LTFRB na wala na munang aasahang susunod na taas pasahe para sa mga tsuper at transport groups, mas makatutulong sa kanila ngayon kung presyo ng krudo ang gagawa ng paraang maibaba at hindi ipapasa sa pasahero ang bigat ng gastusin. Lady Vicencio, ABS-CBN News.